Maaari nang alisin ang face shield kung nasa labas o open spaces. Ito ang nilinaw ni Health Undersecretary at Treatment Czar Leopoldo Vega kung bakit alamin sa report ni Madeline Villar Moratillo. Nilinaw ng Department of Health na pwedeng alisin ang face shield kung nasa labas o open spaces. Paliwanag ni Health Undersecretary at Treatment Czar Leopoldo Vega, mas mababa ang transmission rate ng COVID-19 sa mga open area. Alam mo, ang face shields, kakailangan naman talaga yan pag nasa indoor ka, pag nasa mall ka, or pag may interaction ka na face-to-face inside. Ano? Pero pag nasa outside naman kasi, alam naman natin ang risk of transmission is very low. At lalo-lalo na pag naglalakad ka lang sa kalye o kaya nagtatrabaho ka kasi magka-affect yung moist nito. So pwede nyo tanggalin ho yan. Pero paalala ni Vega, kung papasok na sa isang establishmento o enclosed area, kailangan isuot ulit ang face shield. Pero pag pumasok kayo sa mga indoors, so kailangan may face shields kasi ito yung added protection na hindi kayo makatransmit o mahawaan kayo. Ang pahayag ni Vega ay taliwas sa mga naunang pahayag ng DOH na hinihikayat ang publiko na magsuot ng face mask at shield sa paglabas ng bahay. Paglilinaw naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, batay sa Joint Memorandum Circular patungkol sa mandatory use ng face shields, nakasaad na dapat itong isuot kapag nasa enclosed public spaces, mga eskwelahan, lugar ng paggawa, commercial establishments kagaya ng mga mall, mga pampublikong transportasyon at terminal, places of worship o mga sambahan, at iba pang public spaces na hindi posible ang physical distancing. Pero maaari umanong magpatupad ng mas mahigpit pang polisiya patungkol sa minimum public health standards bilang pag-iingat sa COVID-19 ang mga local government units o mga LGU. Una rito, nagpalabas na rin ang paglilinaw ng DOH na hindi na kailangan magsuot ng face shield ang mga nasa active sports kagaya ng mga nagbibisikleta. Ayon sa DOH, ang pagsusuot ng face mask at shield ay nagbibigay ng mas mataas na proteksyon laban sa COVID-19. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, we live in interesting times.